Hello guys, I'm Benjamin S. Palaron Jr., your licensed real estate broker, online marketer, and entrepreneur. So our episode for today, or our topic natin is, ano yung pagkaiba ng bare unit and a fully furnished unit sa condo and bahay? So stay tuned and watch the video. Discuss natin ang pagkakaiba ng bare unit at fully furnished unit na condo at bahay. So marami nagtatanong sa akin, lalo mga kliyente at mga kaibigan, anong pagkakaiba nito? So ang bare unit ay isang terminology na hindi kumpleto ang isang bahay or condo. Hindi pa to naka-tiles or walang wall finishes at minsan wala tong kisame. But it depende to sa construction ng developer. I can give you an example, ano ba ang itsura ng isang bare unit. So fully furnished naman ay kompleto to. Kabaliktaran ng bare. So meron na siyang wall finishes, tiles, and kisame. So depende pa rin ito sa furnishing or sa finishes na ibibigay ng developer or turnover unit na tinatawag. So, ipapakita ko rin sa inyo anong pagkakaiba ng furnish sa video na to. Ngayon, napakita ko na sa inyo yung pagkakaiba ng dalawa, which is yung bare unit saka yung fully furnished. So, ngayon, i-discuss ko sa inyo yung ano yung pros and cons ng dalawang to. Una, yung presyo, yung price. Nakikita nyo sa bare unit, kulang-kulang pa to. And sa fully furnished or furnished na property, kompleto na to. So, doon nagkakaiba ang presyo. Pangalawa, yung tinatawag na customization. Sa bare unit, you have to go from scratch. You have to talk to a interior designer so para paayos yung unit mo. So, ang maganda lang dito, mapapaganda niya, magkakaroon ka ng sarili mong team dun sa bahay at sa or condo na napili mo. But, remember guys, depende pa rin to sa requirement ng developer. So, there's another video for that. Iba yung bahay, saka iba rin yung requirement ng developer. So, there's another video for that. So, abangan. And, dun naman sa fully furnished, you can get an interior designer. Probably, there will changes do sa wall finishes mo or do sa furniture. And pangatlo is your move-in mo. Do sa bare unit, maantala ka konti. Hindi ka makakalipat agad kasi ayusin pa yung interiors ng bahay or condo na binili mo. And doon naman sa fully furnished, you can transfer immediately. Basta, you pay the payments and you met the requirements of the move-in ng developer. So, I hope that this information and video will help you to your real estate needs. I hope nakatulong tong video na ito. Please like and share and subscribe to my channel so I can give you some updates about real estate, business, and life. So, my name is Benji Palaron Jr., your licensed real estate broker, online marketer, and entrepreneur. Have a great day and ciao. Thank you so much for watching. See you again on my next video.